Good morning. Welcome back again to my channel. Kumusta kayong lahat, mga bibi? Marami dang umiyak, mga bibi, sa Kapa. Okay, kasi sa lahat ng members sa Kapa, mga bibi, congratulations sa inyong lahat, no? Congrats dahil naging ano kayo sa Kapa, kumbaga, naging fitful kayo, mga bibi. Sa Tagum daw, mga bibi, marami nang pinalayas na members sa Kapa dahil mga traitor, no? Pag nalaman ng Kapa, mga bibi, na kayo ay nag-join sa ibang ano, sa ibang pagkakakitaan na tulad ng binanggit na nila yung Dream Zion, sabi ni Pastor Joel, hindi sa akin, ha, sabi ni Pastor Joel, Dream Zion, Regine, ano pa ba, marami mga bibi ang binanggit, no? Kasi meron daw kumpanya na Matrix, pero ano na daw, mga bibi, lumayas na. So marami daw umiyak, mga bibi, dahil marami na scam. Eh, ang inaano ni Pastor Joel, dahil hindi kayo nasasaktan, no? Sa mga nag-join doon sa ibang company, hindi kayo nasasaktan dahil hindi kayo ang gumagawa ng paraan para magka-blessing. Hindi kayo ang gumagawa ng paraan para magka-blessing, mga bibi. Sabi nga ni Pastor Joel Apolinario, siya ang gumawa ng paraan para magkaroon kayo ng blessing. Tapos i-join nyo rin sa iba, no? Tapos pag na-scam kayo, hindi kayo masyadong masaktan dahil meron kayong kinukuha sa Kapa. So siya na gumawa ng paraan na hindi kayo pinapainitan, kumbaga nilagay kayo sa ilalim ng mosquito, charot, mosquito net, nilagay kayo sa ilalim ng mosquito net para hindi kayo malamukan. Siya ang gumagawa ng paraan para magbigyan kayo ng blessing, pero yung mga blessing na natutanggap nyo na galing sa Kapa, inilagay nyo din sa iba. Tapos yung nilagyan nyo, tumakbo, ngayon, scam kayo, kawawa, umiyak-iyak na naman kayo ngayon. So hindi kayo masyadong masaktan dahil naisip nyo na meron kayong pera sa Kapa. So ngayon, ang sinasabi ni Pastor Joel Apolinario, kapag kayo, nalaman niya na kayo ay nag-join sa ibang kumpanya, gamit ang pera na galing sa Kapa, goodbye. Tatanggalin niya kayo, mga bibi. Ibabalik niya sa inyo yung inyong mga donasyon sa Kapa. Tapos, blacklist na kayo. So mamili kayo. Alam niyo naman kung gaano ka stable ang Kapa ngayon, mga bibi. Nakikita niyo naman ang kanilang mga businesses, no? So talagang, at nagbayad pa sila ng 50 million. So, hindi na basta-basta po ang Kapa, mga bibi. No? At meron kayong founder na kapag nag-close ang isang lugar, meron kayong matatakbuhan ng founder. Hindi kayo tinatakwil. Hindi katulad sa iba na pag nawala yan sila dito, kunyari, mag-close sila, wala na kayong mapupuntahan pa, wala na kayong mahihingian pa ng tulong. Pero dito sa Kapa, kapag nagloko yung isang branch, yung nagdala sa isang branch, pwede kayong humingi ng tulong kay Pastor Joel at matutulungan kayo. Kumbaga, merong founder, mga bibi, na sasalo sa inyo, hindi katulad sa iba, kaya tumigil na kayo, charot. Wag na kasi kayong magpasok-pasok pa sa iba, makontento na lang kasi kayo sa Kapa. Dahil ako, talagang kapamilya talaga ako, mga faves. Wala akong pakialam kung malaki ang pera niya, malaki ang tubo sa kanya, ganun-ganun. Basta yung pangalan ko ay exclusive lang sa Kapa, charot. So bahala na kayo, mga bibi, na humusta. Basta maraming umiyak, mga bibi, dahil maraming member ng Kapa na tinanggal dahil nalaman ng Kapa na nag-join sa Regine, sa, ano ko ba yun, Sayon-Sayon. Hindi ko alam kung ano yun, mga bibi. Basta yun ang nabanggit ni Pastor Joel, no? Na mga, ano ngayon, na mga bagong business na talaga namang tulad ng Regine, ang laki-laki ng tubo, mga bibi. No? Ang tanong dyan, yun ang ikinakasakit ng loob ni Pastor dahil alam niya na yung mga member ng Kapa ay nandyan, lahat dyan. Maraming mga member ng Kapa na nag-join dyan. At ngayon, kapag nalaman niya na kayo ay naging traitor sa Kapa, goodbye. Kaya sa Tagum branch, mga bibi, marami nang pinalayas dyan. Yun ang balita ko. So sana, huwag nyo nang hintayin na palalayasin kayo, mga bibi, kasi sayang, mga bibi. Sayang na sayang, no? Alam natin na yung Kapa is stable na talaga, hindi na yan basta-basta, mga bibi, na magpaalis pa. 6 years na po ang Kapa, mga bibi. Kaya, kahit anong ginagawa ng iba, na yung iba pumipila dahil malaki daw ang tubo, sa umpisa lang yan, magaling, mga bibi, pero pag tumagal yan, tulad nung Matrix, okay pa yan sa umpisa, pero ang kawawa dyan yung huli. Kaya wag na kayo mag-join dyan. Mag-Kapa na lang kayo. No? Charot. Sa Kapa na lang tayo, mga bibi. Huwag na tayong tumalun pa sa iba. Kasi yung Kapa natin, meron tayong mapupuntahan na founder. Hindi katulad sa iba na wala silang founder. Meron nga maraming nag-invite sa akin, mga babes. Tapos sinasabi ko, paano pag nawala yan? Saan tayo pupunta? Ang sagot nila, mga bibi, sumugal. Sugal lang ito, ma'am. Sugal. So walang kasiguraduhan, mga bibi. Swerte ka kung nauna ka, kasi syempre hindi naman yan agad-agad magpo-close, mga bibi. Pero yung nahuli ang kawawa. Tulad ng Matrix, maraming dito sa amin ng Matrix, maraming yung mga nahuli kawawa, tulad ng niriban ko kahapon, mga bibi. Nalugi daw siya, mga bibi, sa Matrix, no?
nakatanggap lang daw siya ng 3 linggo after nun, wala na. So nalugi daw siya ng 4,000 mga bibi. Sayang, no? Sayang na sayang. Kaya wag na, kung nandiyan na kayo sa Kapa, dyan na lang kayo, kontinto na kayo sa Kapa. Para hindi kayo umiyak sa bandang huli. Kasi kung ma-blacklist kayo sa Kapa, mga bibi, dahil nalaman nila na, marami kasi sila mga galamay, mga bibi, minomonitor nila kung makikita kanila doon sa, kunyari, example ako, nagpila ako doon sa Sayon-Sayon. Tapos, uy, member to ng Kapa, tanggalin na kaagad nila ako. Tapos, ipag nawala yung Sayon, wala na. Nga na ako, hindi katulad sa Kapa na always, alam natin na sure na yan, mga tibs. Hindi basta-basta, mga bibi, ang isang kumpanya na magbayad ng 50 million tulad ng ginawa ng Kapa. Nagbayad siya ng 50 million para lang masave yung mga 4 million members ng Kapa, no? Tapos, yung galing sa Kapa na blessing ninyo, nasabi nga ni Pastor Joel, hindi nga niya kayo pinalamukan, siya nga ang gumawa ng para mabigyan kayo ng blessing, tapos i-join nyo rin doon sa scam, sa ibang scam company. Sabi nga ni Pastor Joel, i-enjoy nyo na lang, huwag nyo nang talong, tulad ng ilaw daw, mga bibi, na nag-enjoy kayo sa light, no? Bakit? Tinatanong nyo pa ba yan? Kung paano ginawa itong ilaw? Paano nangyari ito? Bakit ganito, di ba? So, ang gagawin nyo lang, mag-enjoy na lang kayo sa Kapa, mga bibi, yun ang sabi ni Pastor Joel. At kapag kayo ay nahuli na, mag-join sa ibang kumpanya, goodbye, Philippines. Hindi kayo panghihinayangan ng Kapa, mga bibi. Dahil yung Kapa, kahit wala tayo, ang Kapa, andyan pa rin, no? Continue ang Kapa, mga bibi, kaya huwag mo ipagpapalit sa kunti. Sa malaki nga siya ang tubo ng pera ninyo, pero hindi naman siya maglunglas. No? Hindi naman siya maglunglas. So, wala rin. Kawawa talaga ang mahuhuli niyan, tulad ng ano dito sa amin, Matrix. Kawawa yung nahuli, mga bibi, tulad ng friend ko na ngayon siya naglagay, mga bibi, kasi nga times-times nga daw, ganun-ganun. Iwan ko kung ilang times. Tapos kinabukasan, nawala na. So, iyak-iyak na lang siya sa gilid. Saan galing ang pira na yun, mga bibi? Galing yun sa Kapa. Kasi member siya ng Kapa. Hindi ko na masasabihin kung sino yun. Bahala na yung Kapa na mag-monitor. Charot. So, sabi nga nila, tulungan daw natin, mga bibi, na ano. So, ang nangyari sa kanya, mga bibi, dahil scam na siya, mga bibi, ang alam ko, nasa Kapa na rin siya ngayon. Parang natakot na siya, mga bibi, na mag-join sa ibang company dahil nga na-scam siya. Nag-try siyang mag-join, pero na-scam siya. Ang pera na yun is galing sa Kapa. Blessing niya, galing sa Kapa. So, hindi masyadong masakit kasi iniisip niya, ay, meron pa ako next month na makukuha sa Kapa, mga bibi. So, parang, mga bibi, kahit na si Pastor Joel, mag-isip siya na, grabe naman to, no, galing sa Kapa, tapos ipa-scam mo lang. Hindi ka masyadong masaktan dahil hindi ka naman naghirap dyan yung Kapa. Si Pastor Joel naman ang naghirap dyan, no? So, kapag ikaw ay nalaman, goodbye Philippines, goodbye Kapa. So, ako mga bibi, talagang kahit na magkano lang yan, charot. Sa Kapa na rin ako mga bibi kasi alam ko, stable na yung Kapa and maraming natulungan and maraming business. Tapos, may founder tayo na malalapitan mga bibi. Tapos, imagine nyo na magbayad. Wala pang nangyayari na ganyan mga bibi na magbayad sa, ano, sa ng 50 million. Imagine nyo mga bibis. No, ang Kapa lang ang naitabo. Ang uban mga bibi, kapag ganyan na yung gobyerno na ang kalaban nila mga bibi, nag-close na yun kaagad sila mga bibi. No, maraming kumpanya na pag merong ano, magka-problema na sa gobyerno mga bibi, close na kaagad yan sila. Wala na silang pakialam. Pero dito kay Kapa, ipinaglaban ng Kapa, no? Kumbaga sabi nung, ano, sabi ni Pastor Joel na pakamatian daw niya ang Kapa, mga bibi, kaning grupo sa Kapa. So, yun na lang ang, ano niyo mga bibi, sa daming batikos ng Kapa. Tapos, si Pastor Joel, nagdupa o 50 million, mga bibi. Hindi na yan, basta-basta, mga bibi. Yan na lang isipin ninyo, mga babes. No, dito na lang kayo sa Kapa, huwag na kayong charot. Para hindi kayo kawawa, charot. Para hindi masayang yung mga blessing niya galing sa Kapa. Example ko lang mga bibi ang experience ko. Meron akong na-join noon na networking. Networking naman yun mga bibi. Pero nung na-join ako noon, wala pa yung Kapa sa buhay ko, no? Kasi onliner kasi ako mga bibi. So mahilig ako mag-networking, no? So ang nangyayari, sikat na yung grupo na yun mga babes. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan for kung ano lang mga bibi para hindi tayo mabas, no? For respeto na lang mga bibi sa mga member, no? So yun na nga mga bibi, sikat na yun. Kumikita na ako, ganun-ganun. Pero na-issue sila doon sa SEC, no? Kasi unang-una yung SEC talaga ang habol dyan. Eh yung SEC nagpalabas kaagad siya ng scam daw mga bibi. Tapos yung Palawan, yung mga ano, nagpost sila sa kanilang mga branch mga bibi na beware of this name, ganun mga bibi. So ang nangyari mga bibi, gina-fight nila yung mga bibi pero hindi sila naka-survive mga bibi, no? Hindi sila naka-survive, hindi katulad sa Kapa na nagbayad pa ng 50 million at hanggang ngayon Kapa pa rin. Pero sila, 1 year lang sila mga bibi. Tapos nagulat na lang ako, wala na, nawala sila mga bibi. Ganun yung iba, hindi nila kaya ang ginawa, tulad ng ginawa ng Kapa na talagang mag-ano ng 50 million. Sila, nung naano sila ng safe, talagang wala na, huminto na sila mga bibi. Tapos nagtayo na naman sila ulit ng ibang pangalan, no? Para makalusot na naman sa safe. Ganun yun mga bibi, so ano bang pipiliin ninyo, yung Kapa or charot? Yung, marami nga na milyonaryo noon mga bibi yung networking na pinasukan ko, pero ngayon wala na.
nagulat na lang ako, may tumawag na sa akin na leader din para mayroon daw bagong kumpanya. So, alam ko naman na sila pa rin yung mga bibi. Pero hindi na ako nag-join. Ay, parang napagod na ba ako mga bibi na naisip ko yung mga napa-join ko na hindi. Kasi pag sinasabi natin, pag networking kasi mga bibi, hindi ka makapi out dyan kung hindi ka talaga mag-recruit, no? Kasi networking nga, so kailangan mo recruit. Hindi ka tulad sa kapa na pag donate mo ng ganyan, tahimik ka na lang, upo-upo ka na lang. So, yun mga, sabi ni Pastor Julian, enjoy mo na lang. Huwag mo na kasing kalkalin kung saan, paano niya ginawa. Basta kahit yung kapa, 6 years na, no? Hindi na basta-basta. At sila, ipinaglaban talaga nila yung grupo nila mga bibi. Wala pa akong nabalitaan, hindi ko alam ha. Wala pa akong nabalitaan na nagbayad sa gobyerno ng 50 million para lang ma-save ang grupo na yan, no? Kadalasan sa mga ano, pag na, ano na sila ng gobyerno mga bibi, hihinto na yan sila, magtatago na yan sila mga babes. So, ang kapa lang ang nalaman ko, hindi ko alam kung ano ang nalaman ko, no, na nagbayad ng ganong kalaking halaga para lang ma-save ang grupong yan. So, saan ba kayo? Doon sa malaking antubo, pero hindi mo alam kung kulba-kulbaan ka mga bibi, kay, wala ba, sigugma rin taman, parang yung anak mga bibi ba? So, asa man ka? Ako, sa kapa dyan ko mga bibi, bahalang masuko mo, char. So, ngayon, marami nag-invite sa akin about sa networking, pero meron akong sinalihan na, ano mga bibi, na pinabayaan ko na lang siya mga bibi, pero actually, networking din siya mga bibi, pero pinabayaan ko na lang kasi hindi na ako nag-recruit, no? Pero nakakatuwa dahil meron silang, kumbaga nakaka-pee out pa rin ako kahit walang recruit. So hinahayaan ko na lang siya, alang hindi ko i-pee out yung charot. Sayang naman. So sana mga bibi, nalinawan kayo sa mga sinasabi ko mga bibi, ha, magkapa na lang tayo, charot. Tulad ko, marami nag-ano sa akin, pero sabi ko, hindi pwede na madumihan yung pangalan ko, exclusive lang aking pangalan sa kapa, charot. So, yun lang mga bibi, and maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, malalaman nyo yan dahil pula pa yung ano ninyo. Pindutin nyo lang ang pulang button, like, comment, share. Yun lang mga bibi ang gagawin nyo, charot. Hindi naman siguro yan na bigat siya. So maraming salamat and God bless you all.